Bungad pa lang ng Disyembre, 10 piso na ang itinaas sa presyo ng baboy sa ilang palengke. Kakarampot tuloy ang nabili ni Sally. One port na lang po ang kaya namin. Hindi na namin kaya talagang sobrang taas ng presyo. Ngayong Disyembre talaga tataas ngayon ang baboy. Siguro sa darating na Christmas kasi tumataas sa pagkain ng baboy at saka sa gasolina. Hanggang 1,500 pesos ang iminahal sa presyo ng lechon. Sa Laloma, Quezon City, naglalaro na sa 6,500 hanggang 22,000 pesos ang presyo ng lechon. 4 kilo na lang. Kaya lang ang 4 kilo, 1-2. Nakaraan taon, medyo mababa, 1,000 lang. Marami sila nagagasta, kaya medyo mahal din ang binibigay sa amin. Mahal ang mga ingredient na nilalagay sa lechon. Pero ang ipinagtataka ng Federation of Free Farmers, sapat naman sa 125% ang supply ng baboy. Bumaba rin sa 185 pesos ang farm gate price ng local. 3 dolyar lamang ang landed cost ng imported. Yun nga ang malaking kwan, misteryo dito, Clay. Dapat tignan ng mabuti yung mga factors that lead to the doubling of the price. O at retail, very prohibitive ang presyo, badet, sa ating mga pangkaraniwang mamimiliin, di ba? So again, we have to look back, bakit ang laki ng agwat? Para mahikayat na itaas ang produksyon ng lokal na baboy at bumaba ang presyo, ipinanawagan ng grupo na alisin ang mas mababang taripa sa imported na baboy. Sa katapusan ng Disyembre, mapapaso ang Executive Order 171 o paniningil ng mababang buwis sa mga inaangkat na baboy. Siyempre, bumaba po yung taripa. Parami nagpapasok ngayon ng kwan, imported na baboy. So, the farmers are losing, consumers are not gaining, and government has lost a lot of revenue. Pero pinalagan ito ng Meat Importers and Traders Association. From 15 to 30%, easily 15% ang dagdag, hindi pa natin pinag-uusapan yung exchange rate, which is 10%. So easily 35% ang dagdag. On the landed cost, kung magtataas ang bagong arrival, siguro darating mang February or March. So baka February or March, we will see some movement. Magpupulong bukas ang Department of Agriculture at hog raisers para talakayin ang taripa sa imported na baboy. Pinag-aaralan naman ang moratorium o pagpapaliban sa implementasyon ng Fisheries Administrative Order 195 o pagkumpiska ng imported na pink salmon, pampano at pusit kalawang sa mga palengke, grocery at online store. Tanging sa mga hotel at processor lamang kasi pinapayagan ang pagbibenta nito. We are considering the moratorium until when wala tayong sinasabi, but this will include the revisit of the FAO 195. Baka sabi nga namin, baka hindi na ito naaayon. No? We have to amend or we have to improve. Tama ba yung sinabi ng mga sundador na anti-poor kasi yun? Well, lahat po yan kinukonsider natin. Especially on the timing. No? Hindi po siguro makatarungan. Pag nawala po ito, wala na kaming kita. Kailangan po mayroon pwede pero din po dito sa palengke. Kasi po, kami pong hindi na kayang bumili doon sa hotel para makatikman din po namin. Kalay Zalpardilia para sa bayan.